Hello guys, it's me, Batang Morena. So for today's video, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa TESDA. Okay, so yung iba ngayon ay sa online na daw, nag-aaral, at, sorry, atok na. At yung iba naman is, pinagsesearch na lang sa YouTube ng mga lesson. Okay, so kung bago ka pala sa channel ko, okay, so meron na ako na-upload na unang video. So, yun yung clean toilet and bathroom. Okay, so ngayon, ang pag-uusapan naman natin, how to prepare automatic washing machine. Kung kakayanin, idudugtong ko na din ang ironing. Sorry. Disclaimer lang, yung lesson na ibibigay ko sa inyo is based lang sa pinag-aralan ko. Namin sa TESDA, nung kami nagte-TESDA. Again, so sa mga followers and viewers ko na before, alam na nila to na sinasabi ko doon na iba't ibang instructor, iba't ibang magturo, iba't iba na ang diskarte. Okay, so i-share ko lang sa inyo itong natutunan ko at pinag-aralan namin. Okay, so without further ado, let's get started! Okay, so ngayon sa paglaban ng paggamit ng automatic washing machine based dito sa lesson, una mo titingnan yung boltahe and naka-under dyan yung wire and socket. Check mo yung wire kung baka mamaya may ngat-ngat ng daga. Ayan. And yung saksakan. So, number two, so doon mo may check yung water supply. Yung hose at gripo. So, yung hose, baka mamaya butas yung hose, o kaya yung gripo ay naka-off. Okay, kailangan naka-on yung gripo kasi, syempre, paano matutulas yung tubig? Okay? Mamaya ko i-explain. Number 3, detergent powder, Fabcon, and bleach. So, bali dyan, syempre, after mo ma-check yung tubig, after mo ma-open, so bubuklatin mo yung, bubuksan mo yung ano, yung washing machine, and then ilalagay mo yung sabon at saka yung downy. So yung bleach ay depende kapag puti ang iyong lalabhan, saka mo lang siya ilalagay. Well, may mga lagayan po doon, so makikita nyo naman yun, pero at least share ko na sa inyo. And then number 4, yung on and off. So, yun yung pipindutin nyo. Pag pinindut nyo yun, ibig sabihin on. Okay? Kasi, nakalagay naman doon on and off. Syempre, dahil gagamitin mo siya, pag pinindut mo yun, mag-on yun. Okay? So, number 5, program. Sa program, dun yun makikita yung, kung halimbawa, ang lalaban yun may pang normal, ordinary, so, nakalagay, i-ano nyo ng normal. Seselect nyo ng normal. Kung puro naman carpet, kung puro naman comforter or blanket, so iseselect nyo naman na comforter or blanket. Kapag naman puro pang baby, mga medyo, sabihin natin, yung mga maliliit, maninipis, madadali lang, so iseselect mo yan ng mild, something kaya, parang ganon, ipoprogram mo kung ano yung lalabhan mo. And then number 6, water supply. O water level, Water level, may pipindutin kayo doon. Kung halimbawa, gusto nyo, kung maunti lang yung lalaban nyo, di low level lang. Kapag madami, di mataas na level ng tubig. Number 7, start. Okay? So ngayon, yun yung 7 na step. Well, uulitin ko. Number 1, voltage. So, naka-under dyan yung wire and socket. Number 2, yung water supply. So, naka-under dyan yung hose at saka gripo. Number 3, yung detergent powder, Fabcon, and bleach. Number 4, yung on button. Number 5, yung program. Kung ano yung... Pusa pala. Sinusulit ko na kasi wala sila. Okay, so number 5, yung program, kung madali lang ba or ano yung mga lalaban mo. Ayan, so dun yung naka-under. Number 6, water level. And then number 7, start. Okay, kasi
i-ano ko lang sa inyo, once na automatic yung gamit nyo na washing machine, iba't iba kasi po yung model ng washing na automatic. Meron po na kapag inon nyo po yung button, automatic naka-select na dyan yung wash, rinse, spin. Meron po kasi dyan yung maglalaba, magbabanlaw, at magdadryer. Ngayon, kung hindi po ganun yung automatic na washing machine na magagamit nyo, kayo po mismo yung pipindot doon. Wash. Kailangan naka-on po o naka-open yung ilaw nung pinindot nyo, nung pinrest nyo. Wash, rinse, and spin. Nakakahilera po yun dyan. Ngayon, doon naman po sa water level, meron po kasing washing na naka-default. Default means, yun po yung parang pinaka-normal level na hindi mo na kailangan pang galawin. Basta po pag yung lalaban mo, normal lang naman yung dami. Hindi naman siya sobrang dami, hindi naman sobrang unti. So, yung normal lang po na tubig, naka-default na siya, kumbaga naka-ready na. Ang gagawin mo na lang, on, start. Ganun lang. Bakit ko po alam? Dati po akong sales lady or salesman, promoter ng produktong automatic washing machine, ng mga rep, TV, ng mga appliances. Kaya alam ko po yan. So, bonus na po ito kasi may experience ako at hindi naman po ito tinuturo sa testa. At least may additional lang kayo natutunan sa akin. Okay? So, maging ano na lang kayo, maging alerto na lang kayo. So, ayan yung sunod-sunod. So, again, yung tinuturo sa inyo ay depende sa instructor nyo. Okay, so sana nakatulong to. And then, ito, yung step by step naman. So, diba, chinek nyo yung, ito yung pinaka-detailed ha, makinig kayo. Yung voltage, syempre, okay na yan, nasaksak mo na, okay, normal lahat. Na-check mo na yung tubig, okay, na-open mo na, okay. Nalagay mo na yung detergent, yung Downy, yung bleach. Ngayon, 'di ba, naka-open pa yung pintuan niyan. Nalagay mo na yung mga sabon. Yung damit naman na ilalagay nyo. Okay? So ilalagay nyo yung damit. Kailangan naka-segregate na po 'yan. Naka-segregate yung base sa kulay, base sa anong klase ng damit. I-check nyo din yung mga bulsa. Kung halimbawa may pantalon, i-check nyo yung mga bulsa kasi baka mamaya may mga piso-piso yan, may mga tissue-tissue. Okay, so yun po talaga yung tamang paggamit na automatic washing machine. Kasi once na nag-start na yan, dire-diretso na yan. Siya na yung maglalaba, magbabanlaw. At magda-dryer. Ngayon, kung halimbawa, may nakalimutan kayo, ipopos. Pwede namang ipos yun. Pero again, kapag halimbawa, nasa test na kayo, kailangan sigurado kayo. Minsan kasi pinapa-actual, minsan naman, chinichika lang. So, what if tanong sa inyo, anong dapat gawin? So, isesegregate po ang dikulay sa puti, isesegregate kung pantalon ba yan, t-shirt ba yan? Dress ba yan? Ayan. And then, check nyo yung bulsa. Okay. So, ngayon, kapag maglalaban naman kayo ng mga pantalon, dapat isarado nyo po yung zipper. Isarado nyo din yung botones. Okay? So, sana po nakatulong po ako sa inyo. So, yan lamang po. Abangan nyo po yung aking sunod na video. Susulit-sulitin ko na habang wala pa sila. Ayan, so thank you so much po for watching. Sana po nakatulong ako. Ayan, so susunod ko po ay ang ironing. Okay, so again, it's me, Bata Morana. Thank you for watching.